explain ng Biblia. Magigimbal kayo, pero mamaya ako sasabihin sa inyo. Now, listen. Looking at our Lord Jesus Christ, bugbog sarado, parang wala na kakayanan, humihingal-hingal na, dahil ilang minuto na lang mamamatay na siya. And yet this man is requesting na, Lord, tulungan mo ako. Okay? And he even called Jesus, what? Lord. Okay? He called Jesus Lord, Panginoon, Master. Ang ibig sabihin yan. Okay? Ruler of my life. Yun ang ibig sabihin yan. Lord. Jesus Christ, he recognized Jesus as the King of the universe. Kasi sabi niya ganun, di ba? Sabi niya ganun. Do you not even fear God? Sabi niya doon sa kaibigan niya. Di ba natatakot sa Diyos? Then suddenly, tumingin siya sa ating Panginoong Jesus, ang sabi niya ganun, Lord, remember me. Hindi lang niya inilagay ang Lord sa trono ng sangkalangitan. Inilagay niya ang Panginoong Jesus sa trono ng kanyang puso. By saying, Lord. Tingnan ninyo yung mga walang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Walang relasyon sa Diyos. Tingnan mo, hoy! Okay? Magtika kayo! Okay? Hindi niyo ba alam na nakatingin sa atin ang nasa taas? Magsisipin! Okay? May nakakarinig sa inyo sa taas. Ewan ko, baka hapon nyo nasa second floor. Hindi ko alam mo. Pero, anong masasabi natin dito? Okay? Wala ka ba takot sa may kapal? Ganun mga salita, di ba? Walang relasyon eh. Okay? Pero may naman sa relasyon, di ba? Ano natin sa, ano mo sa Panginoon? Ang tawag mo sa kanya, you address God as Lord, Panginoon, aking Diyos. Tama? Ganun, bakit? Kasi meron kang relasyon. And that's how this man addressed Jesus. Sabi niya ganun, Lord, remember me. Lord, obviously, this man has accepted Jesus as his personal Savior and Lord. He put Jesus as in the throne of his life, as the ruler. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, Lord, nang ganun-ganun, nang hindi mo talaga siya tatanggapin sa kanyang puso. Nang hindi ka talaga magkakaroon ng totoong pananampalataya. You can never ever say, aking Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin niya. Dito, makikita po natin, mga kapatid ko, this man, kung kanina, the first man, was seeking to save his body, his present life, his human life, this man is asking God, requesting God to save his soul. Intindihan niyo na? Kanina, bumaba ka dyan! At iligtas mo yung sarili mo, iligtas mo ako ngayon dito. And this man, the second one, is Lord, alam ko, mamamatay na ako. At kahit pabuhay naman ako dito, mas maganda pa nga mamatay na ako. Why? At mabubuhay din ako na, ipukulong lang din nila ako. Masamang tao na tingin nila sa akin. Pero Lord, ang importante sa akin ay yung aking kaluluwa. Panginoon, alalahanin mo ako. Remember me when you come into your kingdom. He believed that Jesus Christ is a king. Sabi niya gano'n, kasi pupunta ako. Alam ko, may pagkatapos nito, alam ko, Lord, ikaw ay ano, ay pupunta ng langit. Imagine, milyon o daan tao ang maum. Sabihin natin, 1,000 tao ang nandoon sa panahon na yun, nakapako ang ating Panginoon Jesucristo. Kasama na yung mga sundalo. Kasama na yung kanyang kumpare. Pero sa lahat ng mga tao ron, siya lamang ang tanging tao na iba ang tingin sa ating Panginoon Jesus. All those people are looking at Jesus as a madman. Looking at Jesus as what? As a fraud, a fake. Like a toy. Pinaglalaroan natin nila. But only this man is looking at Jesus in a different way. He look at Jesus as the Savior, as the King, who has a kingdom. Amen? Makikita po natin dito, ang totoong may pananampalataya sa Panginoon, iba ang tingin mo sa Diyos. Iba ang tingin mo. May kong fear na kahit walang tao nakakatingin sa iyo, kahit walang kahit ikaw ay nag-iisa lamang, may pinapakita mo sa Panginoon na Lord, iba ka sa akin. Ikaw ay importante sa buhay ko.
At nakikita po natin dito, mga kapatid ko, masasabi ko sa inyo, kaya nga po, sabi para sa akin, itong taong ito ay talaga namang napaka-tindi ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Because he look at Jesus in a different way. Ikaw, kapatid, kumusta ka? How do you look at Jesus? Now listen, mga kapatid ko, itong lalaking ito, 100% I may say na siya ay ligtas. Bakit? Una, he was honest about his own sin. Inamin niya, ako talaga makasalanan. Ako dapat ako makatakas. Ako nararapat lang ako dito sa kalagayan ko. Inamin niya ito. Okay? Tayo po ba, mga kapatid ko? Alam po ninyo, sa mundong ito, unti-unti, nangungunti na lang ang mga makasalanan. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming mga tayo, mga tao, ayaw aminin na sila'y makasalanan. Kaya nangungunti na lang ang makasalanan sa mundo eh. Ayaw nila aminin, makasalanan sila eh. But praise God, this man is different. Alright? This man is what? He's saying, Lord, dapat lang ako mamatay. Para dapat lang tayo nakapaong sa krus. Kasi makasalanan tayo. He accepted. He was an honest sinner. Katulad na sinabi ko kanina. Tama po ba? Okay? Pangalawa, anong ginawa niya? Itong sangkap ng isang taong maliligtas eh. Pangalawa, he became convinced, okay, that Jesus Christ is the one who he claims to be. Naniwala siya. Kahit imposibleng maniwala sa nakikita mo. Tama po ba? Nakikita ko, paano magliligtas ito? Sarili nga niya, kita-kita ko, hindi niya kaya iligtas. Pero, humihingi ako sa kanya ng tulong. Napakahirap. It takes real and genuine faith to say, can you help me? Ikaw ba, hihingi, pagka nangangailangan ka ng, sabihin mo, Ichiman, pupunta ka ba doon sa Baseco para mahiraman doon? Baka magpakasakali ka may mahiraman doon? Tama po ba? Hindi ka magagawa. Hindi mo mangingiming pumunta ron. That will be the last place you will go. Okay? Kaya kumbaga, gusto kong maunawaan natin, hindi gano'n, pero I mean, this man is now looking at Jesus. At talagang, he was convinced, he believed that Jesus Christ is the Messiah. And the third one is, he was willing to call on Jesus. Tinawag niya ang ating Panginoong Jesus. Na Lord, kailangan kita sa aking buhay. I need you in my life. Lord, will you please remember me when you come to your kingdom? Lord, ikaw ang aking kailangan. Amen po ba, mga kapatid? Amen? Ito ang taong maliligtas. Ito ang sangkap ng saving faith. Kaya mga kapatid ko, lalo na po dun sa mga bago, all you have to do is to accept your sin. All you have to do is to convinced that Jesus Christ is the Lord of your life. Na siya ang kailangan ko sa buhay. And indeed, this man was what? Was saved. Now, tingnan natin yung pangatlong tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus Christo. And let's call our Lord Jesus Christ as the Savior. Siya ang Savior natin. Alam po ba ninyo mga kapatid ko, bago ko tukuyin yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. May napansin ako. Ewan ko kung ito napansin nyo rin. Simula ng ang ating Panginoong Jesucristo ay kinuha mula doon sa Garden of Gethsemane. Di ba? Alam niya? Di ba? Kinuha siya doon, di ba? Pag simula nung kinuha siya doon, simula nung hanggang 6,